Yo guys, what's up? Sa video na to guys is tuturo akong paano gawin yung video effects na yun, no? Yung vintage film look dito sa Davinci Resolve. So, kung paano kong ginawa yun guys is gumamit ako ng Super 8 video overlay. So, eto siya, no? Punta lang tayo ng Google kasi da-download natin yun. Eto siya, Super 8. Search nyo lang Super 8 Overlay, then click, then punta tayo ng image. Then ayan, yan ang lalabas. Ito yung pipiliin natin, tong Super 8mm film effects. Galing to sa YouTube. Then right click lang natin, then save. Kahit saan sa desktop, save na lang natin. Ayan. So balik na tayo sa DaVinci. So ayan na, ito na siya. So ang unang gagawin natin is, na drag and drop lang natin to sa taas ng video natin. Inayos ko na rin kasi mga video, no guys, ito na. Ayan. So i-adjust ko siya hanggang end ng video. Hindi lilitaw yung mga video natin kasi nakapatong to, no. Hindi pa siya naka-overlay. So gagawin natin is i-click natin, then punta lang tayo dito sa inspector. Then hanapin natin yung composite. Ito siya, composite. Tapos dito sa composite mode, click lang natin to, then hanapin natin yung multiply. Ito yung multiply, then ayan na siya, lumabas na. So ayan, play natin konti. Ayan na siya, no, nakaano na siya. Pero hindi pa siya parang mukhang vintage, no, yung wala siyang film damage. So nag-download din pala ako ng sound effects niya. Ito, yung Super 8 movie projector. Cut ko lang konti. Na-download ko lang to guys sa YouTube, no. Ha, i-search nyo na lang. So ayan, parang may projector siya. So kulang na lang is parang yung film damage look niya. So punta tayo ng color tab. Yan. So pagdating sa color tab guys, i-click mismo natin yung video natin kasi naka-select ito eh. Ito yung overlay natin. Then click na natin to. Then punta lang tayo dito sa open effects, click lang natin. Then dito, click natin itong search bar ito. Ito, ayan, ayan. Then, select natin yung film damage. Ayan, lalabas yung film damage. Then, drag and drop natin dito sa mismo, ano natin, video. So, ito, no, ito yung option ng film damage. Kung gusto natin i- play ko lang konti. Ayan, yung density ng dirt niya. Nakikita natin yan. Wala pa siya. Ayan na yung dirt niya. Meron na siyang dirt. Then dito naman yung scratch. Yung ito yung slime na yun. Ito, ito. Then ano natin, position natin. Ayan ito. Then yung width niya siguro kapala natin. Ayan na siya. So ayan, no guys, na-add na natin. Then kailangan natin i-add lahat tong yung film damage effects sa lahat ng video natin. So gagawin natin is i-click natin to, then right click, then apply grade. Then ganun din sa iba. Right click, apply grade. Then yung walang kulay, click, then right click, apply grade. Right click, apply grade. Hanggang sa makulayan natin lahat. So ayan, okay na. Then punta tayo sa edit tab. Ano siya, no? Ang kulang na lang guys is yung flicker, no? Then punta tayo dito sa effects library. Ayan ito, click lang natin. Then punta tayo ng dito, search. Dito sa open effects, click lang natin yan. Then click natin yung sa search. Ano natin yung flicker. Ito, flicker. Ayan. Then select muna natin lahat to, yung video natin, then drag and drop lang natin. Basta ma-add na lahat dyan guys. Ayan. Magpi-flicker na yan guys. Makikita natin yan. Ayan siya. Ayan, magpi-flicker na. Ayan na siya, no guys. So yun lang sa video na to, no guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Salamat sa pag-view at sa mga susunod na video pa. Stay tuned. Salamat. Ingat kayo lagi.